lamang mutya ng hatid ay swerte sa pag-ibig. Gunayang mutya ng sampagita. Kawangis ito ng sampagita. Karaniwan ang mga ito ay hindi pa nakabuka o yung bubot pa na naging bato na. Ibalot sa pulang tela at kwintasin. Kung ayaw kwintasin eh, pwede naman na ilagay sa isang maliit na sisidla ng mahalaga ay nakadikit sa inyong mga katawan. Pangalawa, ang mutya ng susong dalaga. So maraming klase ng suso, ano, mayroong matulis at mayroong mahaba. So ito yung susong dalaga na hindi naman kahabaan pero matulis din. Kapag nakakuha ka ng bato sa loob niyan o kaya naman eh siya mismo ay naging bato, iyan ay matatawag din na mutya ng susong dalaga. Ganon din ang proseso, maaring kwintasin o kaya naman ay daladalahin na nakadikit sa inyong katawan. Sunod natin ang mutya ng nyog na maraming tubo. So ito yung nyog na maraming sumibol. So kung ang pangkaraniwan ng nyog na tumutubo sa isang bunga ng nyog ay isa, so kapag iyon ay sumibol ay marami. Kunin ninyo at batuyuin at daladalahin, magaling na pangakit at panghalina. Sabayan mo ng kindat at ngiti sa dalaga, tiyak sa'yo siya ay mahahalina. Sunod naman natin ang mutya ng papaya. Puting buto ito na makukuha sa loob ng papaya. Hindi ito katulad ng pangkaraniwang buto, ang laki. Ito ay mas malaki na hugis. Hugis bilog na tilaga ay may kuntil. Parang bawang ito subalit may konting biyak. So hindi ito katulad ng ibang mutya na naging bato. Ang karaniwang mutya ng papaya eh hindi bato, kundi eh puting buto na malaki. So patuyuin ninyong mabuti sa sinag ng araw. Pagtuyong-tuyo na, ibalot sa plastic bago ibalot sa pulang tela. At ganon din ang proseso, maaaring kwintasin o kaya naman ay daladalahin na nakadikit sa inyong katawan. Sunod naman natin o panlima, ang mutya ng dayap. Maaaring makuha mo ito sa loob ng dayap o kaya naman ay sa ilalim ng puno ng dayap. Ito ay buto ng dayap na naging bato. Magaling ito na pangakit sa mga babae, lalo na kung sa oras ng pagkipag-usap mo sa iyong nililigawan o napupusuan, ilalagay mo ito sa iyong bibig. Isusubo mo ito na tilaga ikaw ay may candy sa loob ng iyong bibig. At kapag ka nga ginawa mo ito habang ikaw ay nakikipag-usap sa iyong nililigawan, tilaga ay laway na laway siya sa iyo at gusto ka niyang tikman. So ang mga mutyang ito ay magandang daladala ng mga lalaking halos ay hindi pinapansin ng mga kababaihan. Dahil kapag meron ka nito, kahit wala kang motorsiklo o auto o hindi paldo-paldo ang laman ng wallet mo, tiyak kong may mahuhumaling sa'yo. So balit paalala, huwag abusuhin ng kanyang visa. Pumili lang ng isang babaeng tunay na mamahalin at hindi pa iyakin. Dahil kapag ginamit mo ito sa kalokohan o pang makarami, eh hindi maganda ang balik sa iyo niyan. Maaring ikapahamak pa ng iyong buhay. Paalala nga pala mga kaibigan, kapag kayo ay meron niyan at kayo ay merong nagugustuhan ako, eh huwag kayong torpe magsabi ano. Dahil kahit sa panahon ngayon ng moderno na eh, bibihira pa rin naman o konti lang ang babaeng nanliligaw at nagtatapat sa lalaki. Dahil kahit meron ka niyan at hindi ka marunong magsabi o magtapat sa iyong nagugustuhan o napupusuan nako eh, wala rin iyang silbi. At ayun nga ang bisa ng limang mutyang ating napag-usapan kapag kayo ay nakakuha. So mas magaling kung kayo mismo ang nakakuha at hindi ninyo pinili, sapagkat marami ngayon ang hinulma.
So mag-ingat, nagastusan ka na eh hindi pa gumagana. Yun, hanggang sa muli. Good luck and bless at ingat ho kayo palagi.